Masasalamin sa bawat obra ng isang artist ang kahusayan niya at pagkamalikhain. Pero limitado lang ba ito sa mga obrang gawa ng tao? O makikita rin ito sa kalikasan? Ang mundo ay punong-puno ng kahanga-hangang mga kulay. Saan man tayo tumingin, may iba't ibang kulay na umaakit sa ating mga mata. Ang ilan ay magkakaiba ng tingkad, ang iba naman ay talagang magkakaibang kulay. Dahil sa mga ito, naaakit tayo sa kagandahan ng mga nilikha sa ating paligid. Pero saan galing ang mga kulay? Ang sagot ay may kinalaman sa katangian ng liwanag at kung ano ang nangyayari kapag tumatama ito sa isang bagay. Karaniwan na, ang liwanag na nakikita natin ay kulay puti. Pero ang totoo, ang liwanag ay maaaring paghiwa-hiwalayin sa iba't ibang kulay na nakikita ng mata at bawat kulay ay may katumbas na wavelength. Karamihan ng mga bagay ay may chemical na tinatawag na pigment. Inaabsorb nito ang ilang wavelength at nire-reflect naman ang iba. Ang wavelength na ibinabalik sa mata ng bawat bagay ay nagiging sari-saring kulay na nakikita natin. Pero ang ilan sa napakagagandang kulay na nakikita natin sa kalikasan ay dahil sa iridescence. Ang matitingkad na kulay na ito ay nagbabago. Depende sa anggulo ng tumitingin. Paano nagkakaroon ng ganitong makikislap na kulay? Kadalasan, nangyayari ang iridescence hindi dahil sa mga pigment, kundi dahil sa eksakto at maayos na pagkakayari ng ibabaw ng isang bagay. Halimbawa, ang pakpak ng Morpho butterfly ay nababalutan ng maliliit at semi-transparent na kaliskis. Sa bawat kaliskis, may napakaliliit na ridge na magkakapantay ang agwat, at sa gilid ng mga ito ay mayroon pang mas maliliit na ridge. Ang agwat ng maliliit na ridge na ito ay mas maliit kaysa sa wavelength ng liwanag. Kaya nababasag ang mga light wave at nahaharangan ang isa't isa. Bilang resulta, ang ilang kulay ay nawawala habang ang iba naman ay lalong tumitindi. Ang pinatinding mga light wave na ito ay babalik sa ating mga mata bilang matingkad na asul. Oo, ang mga obra maestrang ito ay resulta ng isang mahusay at masalimuot na disenyo. Makikita ang kahanga-hangang mga kulay hindi lang sa mga bagay, kundi maging sa kalangitan. Kapag dapit hapon, ang kalangitan ay napipintahan ng nagagandahang mga kulay. Paano ito nangyayari? Bago tumama sa lupa ang liwanag ng araw, tatama muna ito sa mga molekula ng hangin at maliliit na alikabok. Kaya kumakalat ang liwanag sa kalangitan. Pero ang pagkalat ng light wave ay depende sa wavelength nito. Mas maikli ang wavelength ng asul na light wave, kaya mas kumakalat ito sa atmosfera. Kaya naman asul ang nakikita nating kulay ng kalangitan kapag tirik ang araw at maaliwalas. Pero kapag papalubog na ang araw, mas malayo ang kailangang lakbayin ng liwanag sa atmosfera para makita natin. Dahil mas maikli ang wavelength ng asul na liwanag, kumakalat ito at hindi na nakakaabot sa atin. Pero mas malayo ang mararating ng mahabang pula at orange na light wave, kaya ang kalangitan ay nagkukulay ginto at pula habang papalubog ang araw. Napakaganda ng iba't ibang kulay na ginamit sa pagpinta sa ating lupa. Kapag naglalaan tayo ng panahon para bulay-bulayin ito, mas napapalapit tayo sa Diyos na Jehovah, ang pinakamahusay na artist. Kung paanong masasalamin sa obra ng isang artist ang personalidad niya, ipinapaalaala ng magagandang kulay ng mga nilikha ni Jehovah ang matinding pag-ibig niya sa atin. Oo, ginawa niyang maganda ang lahat ng bagay sa tamang panahon ito.